Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Kung si Attorney Lenny nung siya ay Vice President ng Pilipinas ay may sinabi. Ngayon naman ito si ang kasalukuyang Vice President na si Sara Duterte ay walang sinabi. Pero sa kay Congressman Pulong Duterte ay may sinabi, pero nakakatawa ang kanyang sinabi. At nasaan na ba si Bongo? Nasaan na ba si Robin Padilla? Nasaan na ba si Bato de la Rosa? Para marinig natin ang kanilang opinyon o pagtatanggol. Diba? So, may nakita ako na isang pahayag. Himay-himayin ho natin ito mga ka-action, mga ka-camping. Ito ay hindi po ito personal na paninira. Ito po ay issue ho talaga. Bilang sila ay mga leader ng ating bansang Pilipinas na sinilangan, natural lang po yun na magtanong tayo na kung ano ang masasabi nila sa mga nangyayari, particular nga po sa pinag-aagawan na territory dyan sa West Philippine Sea na napatunayan man natin na tayo talaga ang may-ari ng West Philippine Sea during ng pamumuno ni dating Pangulong Noynoy Aquino ho, mga ka-action. So, eto po, may isa kasing post dito po, ha? Ayan. Ito, may sinabi si Attorney Lenny Robredo. At may banat ito si Pulong Duterte na parabang to the rescue ito si Pulong Duterte. Kasi nga po, may isang grupo na akbayan ho, mga ka-action, na kung saan hinahamon ito si Vice President Sara Duterte na magsalita ukol sa nangyari o sa ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. O eto nga po, si Pulong Duterte to the rescue kay Sara. Eto, basahin muna natin itong kay Attorney Lenny Robredo sinabi, ha. Ayan po, nag-aatas dyan sa screen para makita nyo po mga ka-action, mga ka-camping. O eto yung sabi ni Attorney. Hindi ito basta-basta isinusuko o binibigay sa iba dahil lamang kinakatakutan natin sila. Obligasyon nating pangalagaan ang ating teritoryo pati na ang kapakanan ng lahat ng nakatira dito. Ayan. Yun po mga ka-action, mga ka-camping. Napakaganda po ng mensahe ni Attorney Lenny Robredo ho, mga ka-action. Tama po, 100%. Huwag basta ibigay ng basta-basta. At hindi ho talaga natin ibibigay ng basta-basta po yan, mga ka-action, mga ka-camping. Dahil sarili pong atin yan, di ba? Yung mga China na yan, pumasok lang yan sa sarili nating bakuran, di ba? Ang kakapal ng mga apog ng mga yan eh. Ha? Ang kakapal. During kasi ni Duterte, pinagbigyan sila o pinahintulutan ang mga fisherman ng mga Chinese na mangisda dyan sa sarili nating bakuran. Kaso napaka S12, sumubra. Gusto talaga nila kamkamin ang sarili nating bakuran. Ang lalakas ng mga apo. Mga walang hiya, mga ka-action, mga ka-camping. No? Nakakadismaya lang. Okay. Ito naman po ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte regarding nga po sa paghamon ng akbayan, no? Kasi hinamon po ito si Sara na magpaliwanag o magbigay ng opinion ho, mga ka-action. Okay. So ito po, basahin po natin. It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. Okay ka lang ba, Congressman? Okay ka lang ba, Pulong Duterte, Congressman? This is not a job. Hindi daw ito trabaho ng sekretary
ng DepEd at Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte. Hindi daw ito trabaho. Dahil siguro, alam mo, Congressman Pulong, naiintindihan po namin kayo. Hindi niya po yan trabaho dahil hindi naman siya Defense Secretary. Alam po namin ang position na mayroon si Sara, Vice at saka Secretary ng DepEd. Alam po namin, hindi siya Defense Secretary. Pero huwag niyo pong sabihin na hindi niya nga trabaho. Tama, hindi niya trabaho. Pero huwag niyo pong sabihin na perkit wala siyang part dyan sa Defense Secretary, hindi ba pwede bilang isang pangalawang leader ng Pilipinas? Hindi ba pwedeng magbigay siya ng kanyang opinion? Lalong-lalo na ang sarili nating bakuran ang inaalipusta at binabalahura at hinaharas ng mga Chinese? Di ba, Pulong? O kagaya mo, ikaw isang leader ng Pilipinas. Kung mahal mo ang Pilipinas, Mr. Pulong Duterte, alam ko na magbibigay ka ng sarili mong opinion. Di ba? Kasi masakit din sa'yo. Di ba? Pero itong mga pahayag mo, hindi po yan acceptance ng maraming Pilipino. Bilang isang leader ka, leader din si Vice President Sara Duterte. Kung ang iba nga na mga foreign country, ang iba na mga official ng ibang mga country, ibang mga banyaga, may concern nga po sila after sa mga panghaharas dyan sa West Philippine Sea ng China. Nagbibigay sila ng sarili nilang mga opinion. Diba? Yun ay iba pa sila ng mga lahi, ha? May malasakit sila sa Pilipinas at hindi nila kaya tanggapin ang ginagawa ng China. How much more na kayo pa ay mga leader ng Pilipinas, Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte. Kung ang iba nga na mga ibang lahi na mga opisyal ng gobyerno nila ay may concern sa ating sariling bakuran, kayo pa kaya na mga leader ng Pilipinas? Ano na ang nangyayari sa inyo? Diba? Simulan natin sa sinabi ni Harry Roque. Balikan natin konti. Diba? Inamin mismo ni Harry Roque na may secret deal. Diba? Doon pa lang, dapat magbigay na ng concern si Sara Duterte. Diba? Kasi ang ano dito, yung tatay niya. Dapat magbigay siya ng concern. Pwede nilang i-deny. Paanong i-deny? Ha? Matanggap kaya ng maraming Pilipino kung i-deny nila ang nasabing secret deal na ang nagsiwalat o umamin mismo ay dating ex-spokesperson ni dating Pangulong Duterte? Diba? Maniwala kaya tayo? Na mismo si Roque ang pumunta ng China? Siya mismo at galing sa bibig ni Roque? Diba, mga kaaksyon? Doon pa lang sana magbigay na kayo ng concern. Oo, dahil ang ama nyo dito ang nakasalalay. Diba? Si Rubén Padilla, nagbigay ba ng statement regarding dito sa latest na panghaharas ng China? Si Senator Bongo, nagbigay din ba ng kanyang opinion? Si Sinit Bato de la Rosa, nagbigay din ba ng kanilang opinion o malasakit? Ako, wala akong narinig o nabalitaan na nakapost sa social media na nagbigay sila ng kanilang opinion o malasakit dyan sa pangyayari sa West Philippine Sea. Diba? Asa na kayo? Asa na sila? Asa na kayo ng mga leader na dapat ipagtanggol nyo ang sarili nating atin? Diba? Alam naman po natin kung bakit hindi nila o hindi natin marinig ang kanilang mga opinion. Diba? Bata na lang ang hindi nakakaintindi niya. Diba? Pero magmula sa high school hanggang pataas, nakakaintindi na kung bakit hindi sila nagbibigay ng sarili nilang opinion. Diba? Nakakasama lang kasi ng loob. No? Nakakasama ng loob. Na ganito lang pala ang mababasa natin sa isang leader. No? Oo, naintindihan po namin yun. Hindi po trabaho yan ni Vice President at ni DepEd Secretary Sara Duterte. Diba? Pero, huwag nyo pong sabihin sa amin at huwag nyong alisin na hindi na kami pwedeng magtanong para marinig namin ang opinion ng pangalawang ina ng Pilipinas. Diba? Sana po, maging ano po kayo. Magpakita din po kayo ng concern kahit konti. Dahil sarili po nating bakuran ang inaagaw.
at mga kababayan natin ang inaalipusta dyan. May mga injury na na napangyayari. Sa mga pangyayari, may mga nasaktan na, may mga nasugatan na. Sa pangyayari sang nung Sabado, na pambubumba ng water cannon sa ating mga barko, winasak ang ating barko, may mga sugatan na mga Coast Guard natin. At nung pinaliparan nila ng helicopter, dahil nga po sa lakas ng impact ng hangin, nagliparan ang mga corals, ang tinamaan, mga kababayan natin. Nasaan na po ang concern nyo? Kaya nyo ba tingnan ng inyong mga mata na inalipusta na tayo ng mga dayuhan? Di ba? Oh. Kahit concern lang po, opinion lang po, no? Pero kung si Vice President, every time na may mga event ang China, ang bilis niya magkomento o ang bilis niya magbigay ng greetings. Di ba? Pero pagdating dito sa mga panghaharas ng China, tiklop, tamimi, yan ang masakit. Bilang isa siyang leader ng Pilipinas, pangalawang leader ng Pilipinas. Di ba mga ka-action, mga ka-campaign? So yun lang po, no? Ang masuggest ko dito sa nasabing reaction o sagot ni Congressman Pulong Duterte. So maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.